One. Hello everyone. Narito po muli ang Spotlight. I am Jojo Silvestre. I'm with Kat Liamit. Today we have a very special guest. Popular po siya ngayon dahil po madalas na sabihin ng ating Pangulo na among his cabinet secretaries, isa siya sa pinakamagaling. So ngayon po sa Spotlight, ako po'y natutuwang ipakilala sa inyo ang Secretary of the Department of Trade and Industry, Secretary Ramon Lopez. So, thank you. Hello po, Mr. Jojo. Scott, thank you. Kumusta po kayo? Oh, okay naman ho. Busy yata kayo ngayon. Marami hong trabaho, pero ganun talaga. Alam niyo, ito pong show na ito, we feature mga magagaling, mga top, mga bonggang personalities. And we'd like to know kung sino ba yung Ramon Lopez behind the, you know, like kilala po siya bilang magaling na DTI secretary. Saan kaya niya hinuhugot yung ganung galing? And so we should probably start with your, talaga po, nag-uumpisa kami always sa usapan namin, childhood, ano po. First of all, ano po ang gawain ng mga magulang ninyo? Sino po ba ang parents ninyo? Ang parents ko ho, Noli Lopez, na matay na ho siya noong 1989. Ang mother ko, Aurora Lopez. So ang father ko, for nung nabubuhay siya, yung career niya po, talagang isang masipag na accountant hanggang sa umangat sa organization po ng isang kumpanya. Okay. Hanggang naging mga vice president and ganyan. So, very professional ho, and ang mga reputation ho niya, medyo madaldal ako, tahimik po yung father ko. Hindi ho nagsasalita talaga. Dahil ho, sa parents ko, yung mother ko ang makwento. So, siguro doon tayo nagbana. At ang mother ko naman ho ay siya yung nag-business ho siya nung sa Divisoria, may mga tindahan sila na, mga tela nung araw 60s, 70s. So yun ho yung naging negosyo naman ng aking mother. Kaya ho, combination ho ng isang nagbi-business at isang very straight executive naman. At sa maganda naman ho, masasabi ko, yung father ko, magandang reputation as a finance and accounting executive na napakalinis ng record niya, walang corruption, hardworking, at ganun ho. Kaya namulat ho kami sa magandang pagpapatakbo, hindi lang man ng pamilya, kundi yung na dapat matino ka, yung honest, malinis ang pangalan. And it can start po from, sabihin ko, yung lolo ko rin, na kami ho ay isang compound sa Manila dati, sa Dimasalang area. Isang compound, may lolo at yung mga ibang uncle, kanya-kanyang bahay. At para bang lumaki ho ako na maraming matandang kasama. From the lolo, from the mga uncles. So napaka, yung bang, at least papasalamat ako yung guidance ba sa sabi, hindi naman kami ganun kayaman, pero ang pangalan, ingatan, yung dumaki ho tayo sa ganun, pagbutihin, pag-aaral, masasabi ko ho na maswerte ho kami na in the, yung amin hong clan, from the lolo and all the apo, and wala yung matatawag na black sheep. Para bang lahat gustong magpursige at yung pagandahin yung pangalan din na hindi sirain. So we grew up na parang sabihin na natin medyo parang gustong maging straight parate. Kaya ho, wala hong issue on whatever, corruption, pandiraya. So ganun po ang nakalikhan natin, and pumasok tayo sa eskwelahan na Catholic school. Yeah, let's talk about your education. Mm-hmm. So yun ho, nung grade school, Catholic school po, Dominican school. Tapos sa high school, UST, kasi yung Dominican grade school, sa ito yung Governor Forbes dati. Tawag Lacson yata ngayon. Yes. Oo, no? Tapos ang walang high school si Dominican dati. Kaya lahat ng grade school ng Dominican pumupunta sa UST sa tapat. Yun ang normal course. So sa UST high school. Then, pero nung after the high school, ang mga parents ko gusto dun na rin ako sa UST mag-college. Mm-hmm. Okay. Pero ako naman ho, being siguro ganun talaga ako, gusto ko
ibang lugar naman. Kasi doon ako lumaki noon na... Kaya ho, siyempre naririnig natin yung mga eskwelahan sa Diliman, sa Quezon City. Kaya nag-apply ako, kahit ayaw ng parents ko, nag-apply ako sa UP. Ayaw nila ako doon, baka raw maging radical ako. Yung mga uso noon na nagrarally, Ateneo, ganyan. So, pumasa ho naman tayo doon sa dalawang yon. Pero siyempre yung UP yung gusto natin talaga, kaya doon ho ako napasok. Ano pong mga extracurricular activities ninyo? Had they something to do with entrepreneurship already? At that time, I would say, ang mas heavy ho ako sa sports noong araw. So, nagsali tayo sa mga tennis noon, basketball. Yun ang field of interest. Tennis and basketball. Pero nung medyo tumatanda na, yung ngayon, badminton na. These are recreational lang, sir. You've never been part of a varsity. Yung varsity hindi. No, no. Tama po. Recreational. Na competitive din, sumasali sa tournament, but not a varsity in the school na may scholarship, wala. Nag-graduate school po kayo sa abroad, ano po? Opo, nag-graduate. Tell me about that. So, nung, as part of government, you were working already? Oo, working na. Saan po? Nasa DTI ako noon. First, unang taon, PMS, Presidential Management Staff. Opo. Tapos mga 7 years or 8 years sa DTI. Kanino pong, sino pong secretary noon? Well, Jocon, I think. Jocon. Abutan ko pa si Ong Pin, Roberto Ong Pin. Opo. Tapos nung nag-EDSA Revolution, naging Jocon na ang Jocon-ception ng DTI. Nung mga panahon na yon, may mga ino-offer na scholarship kasi dyan. Yung isa nga yon, yung papadala ka sa yung Williams College sa Massachusetts, na in-applyan po natin yon at may nakakuha rin tayo ng nag-fund noon, yung mga donors. Tapos naswerte tayo, nakapasok tayo ron. At least may graduate studies doon. Natapos natin, maganda rin yung resulta noon. Parang nasa, ano rin tayo, nasa taas din na ranking. Ano pong... Masters in Development Economics. But your undergrad was economics? Economics also. Ayun pala. So... ano lang, parang na-connect-connect lang lahat. Opo. And that actually, siguro, led me to... Kasi pag ganung pinadadala ka sa scholarship, whether local or abroad, may kapalit na service record dyan. Hindi ka basta pwedeng umalis sa government. So, ang tawag doon yung service, well, parang sa Tagalog, nakatali ka. Parang for every 1 year, 2 years ang tali mo, parang ganun. Tapos so sakit, so I had to serve it. But in the meantime, dahil economics 'yon, si Neda siguro nakita niya may potential, I got attracted to joining Neda kasi inimbita ako sumali doon. It's a promotion. So ako naman gusto ma-promote, yun na yun sa maging Director 3. At that time, Director 3 is like Assistant Director. Opo. So may full director, ako yung Assistant Director. Pero ang area na hinawakan ko, since galing akong DTI, sa NEDA meron ding trade industry, utility staff. So under NEDA. So yun, dun ako nasama, napasok, bali mga 4 years pa ako sa NEDA. Bago... dumipat na ako sa private sector sa after conception, that. Sa RFM Corporation. RFM. So, sa RFM, I started as a manager until naging vice president then. For after mga 20 years, 23 years to be exact. I-fast forward po natin. And then you became executive director of the Go-Negosyo. Habang nasa RFM, so dahil na... involved tayo sa yung actual negosyo kasi gusto ko, kaya ako lumipat sa private sector. Parang ganun na naman ako, yung parang nung nag-grade school, gusto ko Dilima naman or sasabi ko ito, government na ako, gusto ko may private sector experience ako in an actual business, you know, an actual company. So kaya lumipat sa RFM. So doon naman, since na-involved tayo sa negosyo from nag-handle tayo ng corporate planning, na-involved sa a bit of finance and also marketing. Na parang na-experience ko yon at parang may mga natutunan din tayo doon aside from mga nilaunch na mga programa. Yung experience na yon
allowed me to help out other people. Okay. So kaya yung Go Negosyo is an entrepreneurship advocacy, yung bang tuturuan yung mga Pilipino ng mga pagninegosyo. So na-involve ako doon. Ako yung nag-executive director. Okay. Ang nag-umpisa noon, kasama ako doon sa pag-umpisa, pero ang head, ang founder, si Joey Concepcion. Opo. So yun. So nung, and that was founded mga 2005. So part pa ako ng RFM, pero involved na ako sa, ano, involved na kami doon sa parang advocacy group, which is a private sector NGO, private sector advocacy group, helping yun nga, yung SME development. So ang madalas ka partner na noon, DTI rin. So mga nakikita, namimit ko yan, DTI, PMS. So para akong nag full circle. So it was an easy shift from one sector to another. Pero noong kuan, how did you find out that the president wanted you to become his cabinet secretary? So na nag-election na noong 2016, si presidente naman po, every time nag-go-negosyo kami sa Davao, iniimbita ko siya para siya yung speaker, mag-opening po siya, and very interesting siya mag yung the way he gives a talk now. Ganun din siya noon, yung magkikwento-kwento muna na ma-entertain yung audience. Di mo mapapansin, 1 hour na pala. So even nung speaker namin siya, ganun din. So patok na patok, no? So hindi pa siya tatakbo noon. Ano siya, nadung namin siya siguro mga twice or thrice ko siyang nakakasalamuha. Pero sa tagal na noon, palagi ko hindi niya na rin ako naalala, no, sa dami nung nami-meet niya. Mm-hmm. Parang I was just one of the many NGOs he's appearing to. Pero nung nanalo na siya nung presidential election, si Bongo, Senator Bongo ngayon, magkakakilala na kami. Pero isa sa naalala, si presidente kasi unique ang style niya, eh. Parang typically, ang secretary ng DTI galing sa malalaking kumpanya na PCCI. Yun siya, ilang ganyan na, no? Or naging president ng SGV. May mga ganyang DTI secretary. This time, ang sinabi ng presidente, gusto niya tulungan mahihirap yung mga maliliit na negosyante. Ayan, SME. So, naalala ni Bongo siguro ako na dyan sa Go Negosyo seminars and activities. So, pinatanong-tanong na paano ako makontak. Ako naman noon, nasa stage kaming mag-asawa. Dahil after election, sabi namin, sige, medyo wala naman munang mangyayari sa buhay natin dito. Aside from, syempre, nagtatrabaho ko nun sa private company. So it is a good time na mag 1 month vacation kami for the first time. Ha? Hindi kami nagpapakasyon. So matagal na utang ko na sa wife ko na, sige, 1 month tayong mag-ikot ng US from the west to the east. Yan, mga 5 or 6 na states yun na naka-program. So along the way, ayun na, nakatanggap na ako ng tawag kay Senator Bong. Kay Sap Bong pa noon. Yun na yung offer. And ganoon, sabi ko lang at the time, naalala ko, hindi ko in-expect. So syempre, talaga ba, paano yan? Meron na akong na-book na biyahe dito. Ganun pa yung sinasabi ko sa kanya. No, of course, it's a higher calling. So, na sineryoso kong i-consider talaga. And then, after 3 days, nag-decide na ako. Kasi sinabi na ni Senator Bong, kailangan ka na umuwi kung... Kasi kailangan na i-announce si Presidente kung sino. Kasi medyo... Kami yung mga huling na-announce, tatlo kami, na marami nang na-announce kung sino. Pero yung DTI ang isa sa mga huling na-announce. Siguro wala pang makita noon. Ayun. So, yun po. Na-announce na tayo. So, how has it been like? Anong inyong typical day ngayon? Super, super busy talaga. Dahil, ang lawa ko nung kailangang atenda natin, mga programa, dami tayong naumpisahan. Dahil hindi naman tayo gumagawa lang nung program na yung mga inabutan natin. Yung mga magaganda, syempre, tinutuloy natin yan. Pero, marami tayong naumpisahan na bagong inisyatibo dahil sa kagustuhan naming mas marami pang maabot na kliyente or kababayan natin matulungan. Kasi yun naman ang aking dasal din, no? Wala pa ako sa DTI kasi dahil nasa
negosyo naman ako. Parating ang ano ko lang, paano kaya makatulong sa maraming tao na yung mahirap maging maginhawa, masenso. Kaya nga gumagawa kami free seminar kahit nung nasa private sector pa. So yun lang yung dasal. Ngayon, sinagot yung dasal ko into a more nationwide responsibility, which is DTI. So, siguro nga, sabi ko, siguro, sagot ng sa dasal ko doon. Kaya ngayon, sa kagusto mong maraming matulungan, maraming nadidevelop na idea, na program, tulad ng paggawa ng more seminars at the barangay level na. Dati kasi wala sa barangay, o kaya yung mga marketing program na Go Local na wala dati yan, Otop Philippine Hub, yung pondo sa pagbabago, yung pautang, wala rin dati yan. Pero para mas maraming matulungan sa baba, sa financing, so yun yung nagiging inspirasyon ba na makadevelop pa ng maraming program. So, kaya sa dami niyang sabay-sabay lahat ng yayari, yun yung medyo busy. Aside from that, yung mga obligation pa siyempre sa outside SME, yung standards, consumer protection, o kaya trade negotiation, yung abroad naman na kausap ibang bansa, investment promotion, trade promotion, tsaka negotiation. So, we're working on many mga ganon, free trade agreements now para kumanda yung daloy ng export natin, ng produkto natin, ma-abroad, ma-export abroad. Yeah. So, yun. Yun ho yung, ang dami lang sabay-sabay. But all of this, nakwento nga ho natin kanina, masasummarize mo into trabaho, negosyo, consumer. Creating jobs, creating SMEs, and yun, consumer protection. So, from what we're talking right now, I gather that you have two sets of people who influence your entrepreneurial or enterprising spirit. These are your parents and the conceptions. Most of your professional life is spent with the conceptions. Would you care to elaborate further why? Yung sa parents ko, the siya yung mother ko and yung lola ko, bale, they're into actual business. Tapos, nung sa RFM days ko naman, yung actual business exposure, pagpatakbo ng negosyo, nandun din. So, so the experience is there, was there. Pero yung ano din, siguro nga yung kasama nung objective mo naman na gusto mong ma-share ito sa ibang tao, yung makatulong sa ibang tao para sila rin guminhawa, ma-empower sa kaalaman at guminhawa, yun naman yung napagsama-sama na kaya nag masabi kong ano na bagay dito sa DTI rin. Buti sa DTI din ako na napunta dahil creating opportunities eh yung ating ano and poverty alleviation. So parang ano na destiny talaga. Sabi nga at siguro ang gusto ng Diyos, diyan ka para marami kang matulungan. Were there words of wisdom or pieces of advice that they gave you that you still practice today? Sa amin simple lang yung sa father ko and the parents and my lolo, yun ang mga nag-influence talaga sa akin. Yung talagang of course the yung hard work at saka yung huwag sirain yung pangalan. So integrity sa honesty of course goes with it, no? Yung kaya bagay naman kami sa gusto ni Presidente, walang corruption, eh, malayo ho yun sa aking, ano talaga, ayaw natin talaga noon. So, yun yung binavalue ko talaga. And of course, yung I believe in continuous improvement, innovation. So, it's a lifelong learning process. Kaya, these are the values na pinahalagaan ko, kaya yung innovation parating continuing, and yeah. So, tuloy-tuloy lang. I was able to, ano nga to, parang na naging habit or na-adapt ko yung mga values ba na yun. How about the management and leadership styles from the conceptions? So, kanya, medyo iba ho kami ng styles. So, yun. So, masabi ko siguro yung sa akin is, I have this parang ang sincere passion to really work and go around and do these programs. So, siguro out of yun nga, yung gusto ko lang makatulong and make a difference in the lives of others. So, yun yung mas nag-drive siguro sa akin. Dito sa, ano na to, sa ginagawa ko po ngayon sa DTI. Of course, all these experiences from
DTI, NEDA, and RFM are all help. We're all helpful. Yes. Yung experience in on many things na yun yung kailangan may basihan ka kasi pag yes. Ano ba yung tuturo mo kung hindi galing sa alam mo rin, di ba? Mm-hmm. Kung wala ka na matuturo kung hindi mo na-experience. So lahat ito nakatulong din. Sir, this is a very important aspect of the lifestyle sector. Ano po? Ito pong creative industry. Ano po bang maitutulong ng atin ginagawa ng DTI ngayon for the creative sector at atin pong mga performing artists, ating craftsmen. So, well, una ho, dama, maganda na banggit niya dahil ito yung sinasabi natin na kung makakatulong tayo sa entrepreneurship na higher value added, ito yan, okay. Creativity, mas mapapaganda ang mga design, ang produkto, yung mga talents are all assets na kailangan creative ka para mas ma-high value yung asset na yon. Diyan naman po ang DTI, aside from yung what we propagate in terms of the seminars and the learnings, we also have mga Design Center Philippines na may makakatulong sa, let's say, sa mga graphics, sa mga packaging, na mga design service provider, nakakatulong itong mga Design Center Philippines. Yung site them naman is our group that will market them, will give them the trade shows, the exhibits para ma-expose yung mga output nila. Let's say magandang design, magandang yung mga creativity part. Meron din kaming binibuild ng startup community para dun sa mga creativity na nagiging negosyo. And this can pwedeng ma-promote yun sa startup community po na pinupush ng DTI. Now, on the protection side, kung ikaw ay artist, ikaw ay whether singer, inventor, whatever, may intellectual property ka, copyright, dyan pinoprotect ka rin ng DTI, yung IPO Philippines. Mm-hmm. So, yung IPO includes not only industrial design or invention, kung hindi yung patent, kung hindi pati copyright. No? So, yung mga composition, yung mga artists, may protection sila doon. So, yun naman yung ginagawa naman na DTI. But essentially, so it's both protection and developmental. Sir, we know you're a very busy person, so we're winding up, but before we say goodbye to our viewers, hihingi po kami ng a few words from you meant for our artists, our craftsmen, at nang sa ganun po ay they could take advantage of the opportunities you're giving them. Okay po, sa ating po mga kababayan, lalo na in the creative field, mga artists, mga craftsmen, we please, kung meron po kayong needs sa mga assistance from government, like some can be on the technical assistance or enhancement ng inyong mga crafts, the DTI would have offices like Design Center Philippines, SITEM, who may be able to be your partner or to help you, no, along the way. IPO for your protection of your outputs, mga na-create na mga designs or copyright requirements, DTI can be your partner as well. So, you know, we would welcome you to our family, kung ano man ang kailanganin. Basta kami naman ho, we would like really to encourage you to pursue your field of excellence, yung expertise ninyo, because that will really be the source of your success, your differentiator, para sa amin ito yung magiging source ng inyong future din na magandang kinabukasan. So DTI can always be your partner. So yun lang, i-open namin ang family ng DTI sa kanilang lahat. Opo. Maraming salamat po, Mr. Secretary. Thank you po. It's a pleasure, of course. We hope to have you here again for a longer session with you. Thank you. Thank you po. Salamat. Thank you, Mr. Jojo. Thank you. And Miss Kat. Thank you again. Thank you.